Hi guys, welcome to today's vlog. Dito tayo ngayon sa DMF. Dala ko yung S13. Nagawin kasi yung S13 ngayon, pero mamaya ko sasabihin sa inyo kung anong gagawin. Pasalamat muna tayo sa mga sponsors natin. Kay Motul Auto Plus, Box and Stop, and Idatli Bulldog Express, and syempre, Banawi Boy. May Sido nag-start. Pakita ko sa inyo yung makina. Pero hindi ko mapapakita buong kotse kasi secret build pa lang to. ITB na RB25 tapos 26 na individual throttle bodies. Meron. Grabe yung tulog. Wild. Meron to eh. Wala to eh. Wala uno. Secret build yan, actually dapat hindi ko yung pinapakita. Pero syempre, konting pahapyaw lang. So, ang mapapakita ko lang sa inyo today is itong S13. Ang daming kotse dito sa DMF ngayon na secret build. Mapakita ko sa inyo, mabilis lang ah. So, yun lang. Itong kotse ko kasi ngayon, hard starting. So, hindi ko alam bakit siya hard starting. So ngayon, yun yung ginagawa dito sa DMF. Hopefully, matapos na siya, maayos para mas masarap siyang gamitin lalo. So, yun. So yun, pinapalamig lang yung makina. Bababa yung starter kasi isa din yun sa mga pwedeng problem kung bakit hard starting. So check lang yun. Pinapalamig lang yung makina, bababa yung starter para i-check sa kalinisan na rin. So, pero habang naghihintay tayo, may papakita ko sa inyo guys, may bago akong pods. Ang pangalan niya is Kmos. Ayan o. Bago siyang pod system na dumating sa Pilipinas. Kakakuha ko lang nito kahapon. So far, buong araw kahapon, ginagamit ko siya. Natutuwa ako sa pod na to kasi unang-una mura, pangalawa ang tagal maubos yung battery, tapos ang sarap ng mga flavor. Saka yung itsura niya, tingnan niyo. Pinili ko yung color green eh kasi alam gusto ko yung green na color, tapos very stylish kasi yung feel niya parang rubberish. Saka pag tumatayo siya, oops, ayaw tumayo, papahiya ako. Tumayo ka. Ayan, tumatayo siya. Tapos ito yung mga juice na pinili ko. Watermelon saka energy drink. Ang dami nilang juice actually. And yung juice nila mura lang, 600 tatlo na. Tapos yung device 750. Pwedeng-pwede na, sobrang mura talaga. Mas affordable siya compared sa Relax. So dati kasi akong Relax, ngayon Kmos na. So far so good, nag-enjoy ako gamitin to. Sobrang wala akong masabi kasi ang ganda. Sobrang sarap niyang gamitin, sobrang sarap niyang hipakin. Saka hindi ko kailangan mag-charge ng mag-charge parati. Ang tagal niyang maubos yung battery. So, yeah. So, yun. Check out niyo na to. So, ito yung next na gusto ko try. Pero actually, na-try ko na to. Masarap din siya. Gising ka talaga. Ayun, kung gusto niyo umorder ng pad na katulad na to, message na si kmos.podstop. Alam ko, same day delivery sila within Metro Manila. So, umorder na kayo. Ito yung Instagram nila, kmos.podstop. So, ayun yung starter ko. Kini-cleaning saka repair. So, kasi yun yung mga isa sa mga problem na bakit siya hard starting. So, ito yung unang solve. Let's see, kayang-kaya na ni Kuya yan. Ikaw na bahala dyan, Kuya. No problem. You know? So, brand new na to. Relay. Mm, linis yung bunga nun, spread ang amateur. Ah, ito bago na to. Oo.
Okay. Yung tumutulak, bro, sa ano. Yun din isa sa reason kung bakit ano no hard starting siya no. Or minsan hindi nagki-click. Yes. Okay, let's go. So, hopefully okay. So, kamit na natin. So, ito yung spark plug natin. Medyo may brown na siya. Worn out na. Okay. So, sign of ano na, wala nang to replace. Oo. Yung bago. Ito natin din. So, K24PR cold plugs. Ang ito, kasi NA. 6E. Malagay. Usually sa NGK 7E or 8E ang cold plugs. Okay. So, pan-turbo, kailangan mo cold plugs talaga. Okay. Right? Alright. Gap ko lang ah. Gap natin 0.25. Bakit siya ginagap? Para maganda yung range nung spark. Yun yung ginagawa namin. Yung range niya para maganda yung range ng spark. So yung factory, ilan siya? I think it's 3 points. 30 ata? 30? Double check eh. 30, alam ko 30 siya. Nababa, dinidikit ko siya para yung range nung umikli. Si AJ pala, you know. 38, 35. Alright. Drop natin. 30, 40. 25. There you go. Tingnan ko na yung iba. Yung iba okay? Hindi, iba. Ha? Ay, yung ibang spark plug. Spark plug, oh. Pinakabit na yung starter. So, lahat talaga ganun na. Brown na yun eh. Oo, yung gilid. Oo nga, lahat brown na. Educate natin tayo ni Boss AJ kung paano ba at ibang klase. Eh, well, anyway, yung may mga tag-designs yung spark plug kasi. Na minsan stoic, rich, lean. Eh, may papakita kami charts eh. Oo, ito yung chart, papakita natin. Alright, so basically ito, maganda naman yung ano niya. So for me, ang lead ko, parang stoic siya. Okay. So minsan kasi ang lean na may parang white spots or pag rich naman is there's a dark spot. Mm-hmm. Yung mga black siya. Oo. So basically ito for me, nasa gitna siya. Okay. Sometimes sa taas niya, sometimes sa gilid, may white or may black. For me, ano naman, stoic naman. May parang black part siya on top, on the high rev, makikita niya. So, ibig sabihin, medyo lean siya? For me, stoic. Kasi medyo gold eh. Okay. Brown siya. So, pag stoic, ang anong... Middle yun, middle ng lean. Medyo okay yun. Medyo okay siya. Hindi siya at least extreme na either lean or rich. So, yun. Okay. Ay, may chart naman. May iba talaga magaling mag-gano eh. Magbasa. Oh, so basically okay. For me, that's for the, yun lang alam ko eh. Lagay natin yung chart dito sa screen. Yo, para tama. Kita nyo rin, para ma-pause play nyo, makita nyo yung iba't ibang klaseng sunog ng spark plug. Thank you, bro! Yan ang konting kaalaman natin from AJ. OG yan. Backstory lang, si AJ nakilala ko yan. Bata pa ako, as in college, kakapasok ko lang ng college. Kasi owner ako ng Toyota Crown. Toyota Crown siya. Hanapin ko yung picture, talay ko sa screen yung Crown niya, naka 1G GTE. Nakasabay ko yung dati si AJ sa Merville Service Road. Grabe yung Crown niya, as in sobrang kinukwento ko sa kanya, parang nagkakatawan kami. Nakakrawla pa ako noon, tapos biglang nawala yung crown niya kasi may scramble boost yung crown niya. Sobrang hindi ko pa siya kilala, tapos later on nagkakilala kami dito rin sa DMF. Tapos nalaman ko siya pala yung crown na yun. Sobrang angas. Pakita ko sa inyo yung kotse niya yung crown na yun. So, let's start na yung S13. Let's see kung ano mang ganap. Click. Okay. Wala. Ha? Wali. Wala.
kasi daming mark bakit? So that mark is advanced retard. When you rev the car, you will see the time advances. Look, ah. Wala. Dito tayo ulit ngayon sa DMF kasi last time hindi natapos yung pag-timing ng coach ko kasi inabot na tayo ng gabi. So, continuation today. So, ngayon may araw na. So, ngayon, yun, binabaklas ngayon ni Boss Dave yung ito, part na to para i-timing niya. Siya mismo yung gagawa. Sobrang rare na siya yung gagawa ng photo ng client niya kasi usually yung mga tao niya na yung gumagawa, yung supervisor lang niya. Pero sa akin, talagang siya yung mismong gagawa ng kotse ko. Kaya sobrang nakakatuwa kasi si Boss Dave mismo hahawak ng kotse ko. Kaya excited na akong matapos tong kotse to para matesting natin. Si Alex, Joey is here. Wait lang, wala akong bash. Ang sayan, oh. Okay lang yan. Hi boss! Hello! Tagal magsulat na ba? Pink na pink ka! Oh bro! Pink hey. Team socks! Sorry. Yes, sir. Hi, sama po namin si Joey. You know? Yeah, si Joey po. Namumutla kasi kinuha na ng dugo eh. Oh, boss. Annual check-up lang para ah, naman. Ah, okay, okay. Safe tayo safe, dito. Safe. Kagabi, hindi ko na na-end yung vlog natin sa DMF. So, dito natin i-end yung vlog sa garahe. So, nakapark na dito yung S13. So, ibig sabihin, natapos na kagabi. Finally, okay na siya. Naayos na yung timing. So, nung na-timing siya, mas gumaan yung response ng RPM niya. Kasi dati medyo mabigat siya mag-rev. Pero ngayon, mas magaan na. So, sobrang saya ko gamitin tong S13 to lalo na pagkatapos nung naayos ni DMF yung makina ko. So, pero meron pa rin akong problem sa S13 na hard starting siya lalo ng pag umaga. So, hinahanap ko pa rin yung kung ano yung problem na yon. So, hopefully maayos yon, pero for now park muna siya dyan sa garahe kasi kakatapos lang ng paggawa and kakatapos lang ng gastos and pahinga muna tayo sa gastos. And yeah. So, yun, maraming salamat sa pagsubaybay sa YouTube channel natin. And nakita niyo yung Z sa vlog ko, sobrang angas, 'di ba? RB25 tapos NA tapos naka ATV. So, hopefully ma-feature natin ng maayos yung Z na yon soon sa vlog natin. And kung ano pa yung mga gusto niyong makita sa YouTube channel ko, comment down below lang para alam ko ano yung next content natin. And meron tayong bagong sponsor sa next vlog ko, malalaman nyo kung ano yun. So yun, and yung mga shirts ko, may bago akong lalabas na shirts. Baka paglabas ng vlog nito, lumabas na yung mga shirts na yun. Pero kung hindi, abangan nyo na lang sa buzzhypemotorsport.com. Doon yung lalabas, doon yung unang lalabas. So abangan nyo lang. And sa Instagram ng Buzzhype Motorsport, doon ko ipopost yung mga updates regarding sa new collection. And yeah, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy. And always enjoy car life. Come here, try to hang down to the flow. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going up, this what it